bahay. Si Soyo nandun na sa Orinichit na hatid ko na kanina. And since Thursday ngayon, meron akong klase. Kasi last week, nag-change sa schedule na yung teacher ko. Kasi dati, one week, two times siyang pumupunta dito every Wednesday and Friday. But then, yung time niya nagka-conflict sa time ng klase ni Soyon. Same sila, 3 p.m. So, hindi pwede. So, sabi ko, mag-change na lang ako ng time. But sabi niya, hindi siya magkakaroon ng time every Wednesday and Friday. Every Thursday lang. So, instead na 3 p.m. siya sa Thursday darating, 12 p.m. siya, pupunta yung teacher ko. So, since Thursday ngayon, may klase ako. So, bye-bye guys, at mag-prepare pa ako. Naglalaba pala ako ngayon guys. Yung mga damit ni Soyon at saka yung damit na nilalaban ko na noon. So, kasi yun na lang yung lalaban ko ngayon. Mga damit na nisip yung nilalabas. Sobrang lamig ngayon. Negative 4 sa labas. Yung kamay ko, hindi ko na ma-feel. Kasi pag nandun ako sa labas, no, naka-open kasi yung window. So, ang lamig sobra. Parang hindi ko lang magalaw yung kamay. Bored siya kasi hindi siya makalabas. Kasi malamig sa labas eh. At saka mahirap basta lalabas na may aso. Kasi si Ruru, pag lumalabas kami, nai-excite siya. Kaya parati siyang nagpupupo sa labas. At dito hindi pwede yung pupo na basta mo nalang iiwan sa labas. Kailangan mong kunin. So, parang gusto ko siyang ilabas. Pero hassle. Para din siyang baby eh. Tayo guys, yung ulam ko pala, kimchi chicken at saka kim. Alam, hindi masyadong other partner. Parang tayo. Nakagana talaga yung pimpin nito. Sasa kayo. Kinakana. Tingnan ko sa mention pa. Wala talaga akong gustong kainin. Yung kim lang yung kinakain. Dapat rye. Wala, masarap na. Kasi ang pagkain, kasi dito sa Korea, masarap, pero nakakamiss din kasi yung Filipino food. Sa tagal mo dito, mauumay ka talaga sa mga pagkain nila. Masarap din kasi yung ang harap kasi yung lutong galing sa atin. Mga lutong Pinoy.
lunch ko pala to. Kasi 12 na dito. Hi guys, tapos na pala yung klase ko for 2 hours. At for 2 hours na yun, talagang nag-loading yung utak ko. Mahirap din kasi ang Korean pag mag-aaral ka. Since dito kasi sa Korea, kung may anak ka na, pwede ka naman pumunta sa school, pero may ibang suggestion din sila pag nahihirapan ka pumunta sa labas. So nagsasuggest sila ng homeschooling. So ang teacher ang pumupunta dito. So yun na nga, tapos na yung 2 hours ko at saka talagang masakit yung ulo ko. Nag-loading. At kasi sa Korean, kapag nag-aaral ka ng Korean, hindi lang pagbabasa yung aim mo. Tatlo ang klaseng aim mo eh. Paano magsulat, paano yung pagbasa, at pangatlo yung tamang pagbigkas. Kasi may mga words kasi dito na pare-pareha, pero pare-pareha sila ng sounds, pero yung pagbigkas, iba. So, yung words na yun, magkakaiba lahat. So, dapat yung pronunciation mo, watch out ka din. Kasi baka, sinabi mo yung yun, yung ibang tao na kadingig na mga Korean, anong sinasabi nito? Parang namamaliin, na-interpret din nila ng mali. So, yun nga. Basta foreigner ka at may nagkaasawa ka ng Korean, makaka-relate ka talaga. Enjoy na yung camera.